Module 4, the essence of financial statements. So, ang laman nito ay yung financial statements. Part ng midterms natin is yung paggawa na rin ng financial statements through trial balance, yung paggamit natin ng worksheet, nandun yung unadjusted trial balance, and then i-adjust natin siya through adjusting entries. And then, after natin ma-incorporate yung adjusting entries sa unadjusted trial balance, magkakaroon tayo ng adjusted trial balance. Ang purpose ng pagkakaroon ng adjusted trial balance para matama natin yung expenses and yung income sa tamang period. And after nun, meron tayong closing entries, na kaya tayo nagka-closing entries para lahat ng nominal accounts ay maklose. Since ang definition nga ng nominal accounts or temporary accounts is nag-zero out sila, yun yung nature nila, nag-zero out sila at the end of the period. At wala siyang beginning balance kapag nasa next period na. So, yun yung mga sales, tsaka expenses, tsaka yung mga withdrawals na din. Kasi yung withdrawals nakoclose sa capital, lalo pag permanent withdrawals. Ang sales and expenses, kaya siya nakoclose, kasi ang minemeasure nila is paano nag-perform yung company or yung business within a period. Kaya rin, ang sales and expenses is makikita natin sa statement of financial performance. So, may nagtanong kung magkaiba yung statement of position tsaka statement of performance. So, sila ay financial performance at financial position. So, sila ay magkaiba in the sense na ang position is ano ba yung estado ng company nyo. So, normally ang sagot, meron kaming ganitong asset tapos ang liability namin maunti lang. So, makikita nyo yung sagot is more on laman ng financial position or ng balance sheet, yung asset, liab, and kapag pinagbangga ang asset at liab, meron tayong equity or minsan tinatawag na net worth. And kapag tinanong paano nag-perform ang company nyo sa period na yan, ano ba yung naging performance natin this year, so makikita yan, magkano yung nabenta natin, magkano yung naging expense natin. So, yun yung main na dalawa na madalas hanapin ng isang user ng financial statement. Ano ba yung statement of position tsaka yung performance. Okay, ang cash flows, ginagamit siya para makita ano ba yung movement ng cash. Yung cash ba, kaya siya lumaki dahil ba marami tayong inutang. Like financing activities, or kaya siya malaki, marami tayong nabenta under ng operating activities, or kaya siya malaki kasi meron tayong nabentang equipment na hindi tayo bumili agad ng kapalit. So yun minsan ang purpose ng cash flow. Bakit maliit, bakit malaki yung ending cash balance, anong nangyari? So, parang ano yung naging story ng cash flow. So, sa ano bang hindi ko pa nasabi, yung equity, statement of changes in equity, since ang equity, siya ay residual value ng asset at ng liability, hindi lang dun natatapos kung paano natin i-identify yung equity. So, kailangan alaman din natin ano ba yung changes sa loob ng equity. So, although yung accounting equation natin, madali lang masolve yung equity, pero paano kung hindi asset and liability yung given? Paano kung ang given is beginning balance, net income, withdrawal or dividends, investments or issuance of shares? So, kung yun yung mga given, nakita nyo walang asset and liab. So, dyan papasok ang statement of changes in equity. And last is yung notes to financial statements, wherein nandun yung mga accounting policies, yung mga notes sa bawat assets, liab, or equity na naka-itemized sa
statement of financial position at sales and expenses, yung breakdown lalo na expenses, alin ba yung expenses na malaki? Ano ba yung mga expenses? Ano ba yung list ng expenses na ginamit? Account titles, like bakit yun yung ginamit, or definition kung paano siya ginamit ng company. Kasi yung iba, halimbawa ay representation, general kapag representation tapos services is, halimbawa yung sa mga insurance, so para makakainggan nyo ng client, nagpupunta sila sa like sa mga restaurants. So parang nire-represent nila yung business na medyo social sila, no? So representation. Kapag naman sa goods, so although parehas yung purpose na nire-represent yung company on behalf of the employee na nag-market, kapag minute nila yung supplier o yung client, so more on talk about the goods. Yung isa services, as to utilities, minsan merong bawo sa services, 100% ng utilities is napupunta sa operating expense, while kapag goods yung business, half or 30% napupunta sa value as direct cost, or yung cost ng materials or yung binenta mong item, tapos 70% pupunta siya sa operating expenses. So dito, so I hope nabasa niyo na, kasi matagal na naman 'to na post. Alam ko nare-read aloud 'to kapag siya ay Microsoft Edge. Ito kasi Microsoft Edge, and then kapag PDF. So wait lang natin ako. Ito read aloud. Oh, hindi siya nagre-read aloud. Hindi siya nagre-read aloud. Well, anyway. Kasi minsan may nadadownload PDF or Word file, tapos nare-read aloud siya. Okay. So yan yung lima. Tandaan nyo na. So meron kang position, meron kang performance, tapos may changes in equity, meron kang cash flow, tapos meron kang notes. Ang laman ng notes is yung accounting policies, yung explanatory notes, usually comparative information. Halimbawa, ang company mo ay nag-start siya ng 2001. So pag na-present ka ng financial statement for your 2020, meron kang comparative figure ng 2019. Tapos, an entity may use titles for the statement other than those stated above. Example nito is yung statement of equal prominence. When an entity applies an accounting policy retrospectively, ibig sabihin ng retrospectively is pabalik, from now. Pabalik, babaguhin mo yung dati, or makes a retrospective restatement of items in its financial statements, or when it reclassifies items in its financial statement, it must also present a statement of financial position as at beginning of the earliest comparative period. So, ito kasi ay more on sa higher year na. Dito sa number 6, sa statements kasi, although ito yung lima, yung main, kung madami kayong properties, pwede kayong gumawa ng statement of PPE. Kasi kapag nilagay mo lang siya sa notes, tapos ang value niya is 10M, pero ang asset mo, ang current asset mo is wala pang 1M, so masyado siyang material para iwan lang natin sa notes. So, isasama natin siya sa notes, yung accounting value, breakdown, pero more on ang summary, magagawa tayo ng statement of PPE. So, minsan may makikita kayong ganun. Kapag goods naman, merong statement of cost of goods sold. Cost of goods sold. Yan.
Ibig sabihin dito, kung 2020 ngayon, tapos yung accounting policy mo na gusto mo yung AR ay hindi na nire-record, magka-cash basis ka simula 2010, so dapat bandang 2008 magka-cash basis ka. Kasi yung 2008 is yun yung beginning balance mo ng 2009. Which yung 2009 siya yung comparative figure mo ng 2010. So, generally, yung earliest period na naintindihan ko dyan is yung beginning period ng comparative figure. So, kung 2010 ka ka-cash basis, babalik ka dun sa 2010, ang gagawin mo, mag-move ka ng mga bali 2 years, kasi 2008 to 2009, isang period siya. Para yung ending balance ng 2009 mo is cash basis. So, what else? So, in a nutshell, the statement of financial position or balance sheet lists all asset, liab, and equity for at a specific date. Kaya makikita nyo, ang itaas ng financial position is as of December 31, 2020, kapag performance is for the period. So, yun yung mga terms na kailangan alam nyo talaga. Yung technicalities kasi ng paggawa ng financial statement is first yung heading. Dapat tama yung title, yung name ng business, yung title ng statement, and then ano bang period. So, pag position is as of or as at December 31, 2021. Tapos, kapag profit or loss, income statement, or financial performance, for a specific period. Example is, for a period or for a year ended December 31, 2020. Yan. What else? The statement of cash flow also during the period. So, kung siya ay during the period, parehas din siya ng specific period. So, for the year ended. Tapos, inilagdagan pala natin ang equity. Ito ay may space ha, changes in space equity. Siya ay during a specific period also. For the period. Pero kapag ang business mo is matagal na, normally ang changes in equity nire-reflect dyan is mga 5 years, lalo na kapag sole proprietor. So pag ganun, pwedeng as of December 31, 2020. Pero kaya siya generally is for the period, statement of changes in equity for the period ended December 31, 2020. Kasi meron dong elements na mga nominal. Tulad ng income and then yung withdrawal. So yan ay mga nominal account na ginagamit natin for a specific period lang. Notes to financial is also for the period. Provide narrative description or of disaggregation. Of disaggregation of items presented in the statements of information about items that do not qualify for recognition in the statement. Preparing the financial statement, so nakapag-discuss na tayo nito, particularly yung activity natin na mahaba. Statement of financial position for ay, sorry. Statement of financial performance, income statement. Minsan yung comprehensive income statement na papaghalo sa income statement pero sa higher year magkaiba yan. Statement of profit or loss, statement of expenses, I mean ex ano, revenues and expenses kapag non-profit yung business. I mean, kapag pala non-profit eh, hindi siya revenue and expenses eh. Receipts and disbursements kapag siya ay non-profit. Kasi ang income kasi, yung word na income, yung word na profit, loss, is may business, kumikita. Ang purpose is kumita. So, kapag non-profit,
ang titingnan mo lang is yung receipts and yung disbursements. So, it's for another topics naman. Balang kasi may madaanan kayong ganong item. So, katulad nito, mapapansin nyo, yung format niya, hindi siya kaaya-ayang tingnan. Siguro dahil yung nung ginawa itong file, ito rin kasi ginamit last year, hindi na proofread ganon kasi nagmamadali. So, wala tayong problema dyan, at least nakikita natin ano ba yung dapat. So, normally, nasa center ito, naka-center siya. Pero, lagi ba dapat naka-center? So, hindi naman. Pwede din siya na nasa gilid, or ganyan, or nasa gitna. Pero normally, kapag kasi tayo, sanay tayo na nasa gitna yung title. Kahit paggawa tayo ng narrative report, di ba? Magpapasa sa prof ang nasa gitna yung narrative report for a film, watch, yung ganyan. So, normally nasa center to. Tapos, ang ginagawa ko, naka-caps lock lahat yan. To identify ano ba yung name ng business. Tapos, kung ang name ng business merong sole proprietor, nasa taas nito yung sole proprietor. Mas prefer yung name ng proprietor kesa sa name ng business niya. Kasi ang naka-register sa BIR is yung name ng sole proprietor. Nakadagdag lang dun ano ba yung name ng business niya. So, kung si Juan de la Cruz to, so sa taas is si Juan de la Cruz, tapos Monstera Landscaping Services. Yan, income statement for the month ended. So, kapag sinabing for the month ended, ang period na to will just cover May 1, 2020 to May 31, 2020. Kapag for the period ended, normally, kasi yan ay alanganing month. So, for the period ended, normally ha, ang period niya is from January 1 to May 31. Pero kapag sinabi ng problem na ang beginning date niya is June 1, so ito ang pag sinabing for the period ended May 31, 2020, wherein the beginning fiscal period or fiscal calendar of the company is June 1. So, lumalabas na yung for the period na ended May 31, 2020 is from June 1, 2019 to May 31, 2020. And so much for that. So, yun ay po yung mga periods, no? Kasi titingnan nyo maigi period ba to? Ano bang period? Month? Year, quarter, for the 6 month ended, yan, minsan for the 5 month ended, ano pa. So, dito sa revenues, kaya siya nasa dito, tapos indent sa baba, is ano ba yung laman ng revenues. So, dito, isa lang yung laman ng revenue, which is the landscaping revenue, for 2,500. Yan. Tapos makikita nyo, hindi siya magka-align, hindi siya magka-align. So, pwede-discuss natin yan sa expenses. Sa expenses, ganyan din. Nakalabas din, tapos naka-indent yung kung anong klase mga expenses under na expenses. So, dahil ito ay service entity, wala tayong cost of goods sold. Lahat ng expenses is normally pumupunta sa operating expenses. Okay, bakit naman to ay nakapaloob? So, normally, ang ginagawa ko, di yan ay naka-indent dyan. Hahabaan ko to ng line, itong 14,000, dire-diretso yung line hanggang sa dito. And then, yung 2,500, ipapasok ko dito. Wala na akong word na total. Kasi, parang sayang yung space. Eh, kapag naman yan ay makita nyo yung 252 is nandito. Ibig sabihin, yung 252,500 is total nitong lahat. So, parang, mas for me, mas madali siyang itindihin. And hindi siya access sa space. Tapos, din nandyan na yung 252,500 na
kapantay niya, magkano ba yung revenues. Okay? Yan. Pag dalawa yung revenue, so yung 422,500, ipapasok mo dito. Yung pangalawang revenue, nakapasok din dyan. Tapos yung total, dito sa gilid. No, kahit wala nang ganito again, ito kahit wala nang laman, yung 252,500 ilagay mo lang dito. Pwedeng ganun. So ganun kami sa practice. And then yung profit ganyan, ang kapantay ng profit is revenue expenses. Kasi ibig sabihin, kung sila yung magkakapantay, sila yung pinagbangga-bangga. So para makuha mo si profit, binangga mo si expenses kay revenue. Ang isa pa ditong ginagawa ko, ang expenses, tingnan nyo, hindi siya naka-negative sign. So, para mag-negative sign siya sa implication as to wordings, itong expenses, lalagyan ko ng less, tutuldok, tapos expenses. Na yung word na less is kapantay ng revenue. So, parang dito siya sa part na yan. Dito. Pwede din naman na direkta ka dito mag-parenthesis, okay lang. Pero akong nilagyan ko ng word na less. Para ibig sabihin, binawa siya sa revenue. Tapos kung magre-report ka sa boss, ang pag-report mo is the revenue, the total revenue is 422,500. To get the profit, we less. So nakita mo na yung word na less. Para meron kang gabay kapag nag-report. Yan, profit or loss. Ito, kapag may two statement, yung profit or loss, tsaka comprehensive income, pwede silang sa isa lamang statement of financial performance. Pero pwede din naman na magkahiwalay. So, itong comprehensive income, pag-aaralan yan sa second year or third year. Statement of changes in equity. So, alam na natin yung ginagawa dyan. Basahin nyo na lang. Atin na lang pansinin paano siya ginawa. So, yung business na to is mas gusto nila na nasa gilid yung title. Pero okay din naman na nasa center. Tapos, naka all caps yung heading, yung nasa taas. Excuse me. Itong dalawa, pwedeng hindi na naka all caps. Bakit hindi siya nagpantay-pantay? Nagka-problema lang siguro sa pagiging PDF file niya. Pero ang paggawa ay una, beginning. So dito may name pala siya, mayroong proprietor. So ang problema pala dito, kasi napansin natin na sole proprietor siya. Tingnan nyo, capital, tas capital, and then wala ng ibang taong may capital. So, ibig sabihin, sole prop siya, hindi siya partnership. And then, kung siya ay sole prop, ilalagay mo yung name ng business owner sa taas. So, dito, meron tayong 450,000, and then additional investment na 0, walang additional investment. Ang profit is 170. Ang 170 is nakuha dito. Kaya mapapansin nyo, pag nagawa ng financial statement, na uuna ang performance, ang income statement. Pag gumagawa ng mga financial statement na okay. So, merong 450 na beginning, i-plus mo yung additional investment na 0. So, tapos yung profit. Yung profit dapat kapantay ng additional investment. Tapos yung 450, tama naman siya dyan. Itong 170, dapat kapantay ng 0. And then yung 170 is kapantay ng 450. Para yung 450 plus 170 is 620. Less withdrawals na 50,000. Yan. So, mapapansin nyo na dito yung less. Yung word na less andyan. Okay. Ibig sabihin, ibinawas yung 50,000 sa 620. Mas madali siyang basahin ni user. Kahit wala siyang background sa accounting.
As to the balance sheet, after makuha natin yung income and then yung changes in equity, makukuha na natin magkano ba yung laman ng asset and liabilities. So sa asset, andyan siya. Ang problema dito ay nakasama. So sa kung ako magtitingin, since gusto ko simple lang yung financial statement, for me, pwedeng hindi mo na i-present sa balance sheet itong accumulated depreciation. Ang ilalagay mo na lang is yung 3550. And then, ilalagay mo dito na yung vehicles is note number 6, kung ano man siyang note sa notes to financial statement. Kasi assumed na kung 355 ang nakalagay dan, yan yung book value ng vehicle. And then yung computation, paano ko yung nakuha yung 355 is kukunin natin sa notes or ilalagay natin sa notes. So, yun yung napansin ko dyan. Pero yung iba, para isang tingin na lang daw, lalo kung hindi naman sila required talaga gumawa lagi ng notes, ay yan, 355. Okay. And then equipment, 64,000. 355 plus 64 is 419. Ito siya, 419. Tapos yung total current assets, 366,250. So, pansin nyo, ano, hinihiwalay siya dito. Kasi itong financial statement, hindi siya comparative. Comparative siya kung nandyan yung value ng 2019. So, pwede din yung ganyan, pero pwede namang dito na lang din sa baba, no? Isa lang bar, tapos 366,250. And then, dito na lang din sa baba, 419, tapos bukod pa yung malaking total assets. Yan. Bukod pa yung dapat dito kasi sa baba, total non-current assets. So, nakita nyo naman kung paano ako gumawa ng balance sheet nung nag-discuss tayo. Ay, hindi ko alam sure kung nag-discuss ba ako, yung ni-record ko ata yun. As to the liability, so total current liab, wala tayong non-current liab, and balance naman ng ating financial, I mean yung statement of financial position. And kapag ganyan, no, ang napapansin ko din, naglalagay pa ng P. Pwede pong hindi na maglagay ng P kasi, di ba, kung unang tingin mo, parang gusto mong tanggalin yung P kasi nadudumihan ka. Yun, parang nagkalat yung P, lalo na kung nakalagay PHP. Pwede mong ilagay dito sa ilalim is in Philippine peso. So, ibig sabihin lahat ng value dyan, lahat ng number is in Philippine peso. Pero kung malalaki yung value, umaabot ng million kada asset, pwede mo naman siyang ilagay na buong millions, pero hindi siya ganun kalinis tingnan kasi sobrang daming numbers or digits. So ilalagay mo dito is in 1,000 Philippine peso, parang ganun. Account form, yan. Account form kapag ang asset on the left and the liability and equity on the right. Para siyang yung horizontal. Nandito yung asset, no? Tapos nasa tabi niya yung excuse me. Nasa tabi niya yung liability plus equity. Kapag ganun yung presentation, normally naka-landscape yung document. So, makikita mo yung total ng asset and then sa kabila yung total ng liability and equity. So, ito siya. Ito, makikita nyo agad, ang benefit niyan is makikita mo agad yung pagiging balanse ng asset and liability and equity. Kapag, ay, sorry. Oo nga. Account form. Account 4 is ano ba yung basis ng iyong pagsusunod-sunod ng mga assets, liabs.
And normal yung account for ata is ito. Pero kapag napakinggan nyo yung vertical tsaka horizontal, ito yung vertical, ito yung horizontal. Sa statement of cash flow, again, uulit-ulitin ko, yan ay operating, investing, financing. Kapag operating, nandito ba siya? Kapag operating, umiikot siya sa operation. At ang operation is good for one period or normally 12 months. So, ano ba yung mga asset and liability natin na merong connection sa operation na within 12 months? So, yun yung current assets maliban sa cash. So, yun na. Also, the current liability, part din siya ng operation. Okay. Bukod sa mga yon, kung naka-indirect tayo, meron ding portion yung net income. Pati depreciation, i-work back din ang depreciation. Kapag indirect. Ano pa ba? Sa operating, so yan ay current asset and current liab, generally. Investing activity, no, yan yung normally yung non-current asset. Saan mo nilagay yung pera na ina-assume mo magtatagal siya for more than 1 year na beneficial sa company. So normally yan yung mga property, plant and equipment, copyright, trademark, patent, yung mga yan. Tangible and intangible assets na magagamit ni business within 1 year or 1 period. Kapag financing, yan yung mga non-current liab and equity. Movement sa non-current liab at sa equity. Kapag non-current liab, normally, pag umutang ka sa banko, tapos pababayaran sa'yo within 2 years, so siya ay investing. Financing pala, sorry. Dahil non-current liab, kasi nga siya ay 2 years. Ma'am, paano kung umutang sa banko tapos within 5 months due date na siya? So, 'di ba hindi siya magpo-fall sa more than 1 year? Pero as for me, if we will use the substance over form, yung natitira kasing loan mo na within 5 months babayaran mo na, loan mo pa din siya. In nature, yung fund, yung cash na nakuha mo galing sa utang na yon is nanggaling sa utang na yon. Parang nilito ko, ano? Yung utang na yon is hindi siya nanggaling sa operation. Kaya siya pumasok sa financing. Kasi ang purpose ng financing, saan nanggaling yung pera mo para makapag-operate ka. Iba yung sa operation na saan na, I mean, ano yung movement ng cash mo nung nag-o-operate ka na, nung nagbibigay ka na ng service at ng goods. So, yun yun. So, normally, ang financing is yung movement or yung items na nasa loob ng non-current liab. As to current, equity, movement ng investment at saka ng withdrawals, yan. Income flows and cash flows. Ito normally yung mga issues where in fact yung cash flow iniisip ng iba income flow na siya. Nagbabangga sila na parehas lang kapag yung company is naka-cash basis of accounting. Pero kung ang company is naka-accrual, yung cash basis is yung cash flow, mas maganda gumamit ka ng indirect kapag naka-accrual basis. Kasi sa indirect method, ang movement ng mga ina-accrue mo, yung nire-record mo sa operating. So mamaya, daanan natin siya. Sana may example dito. Kasi yun nga, sa cash flow, parang
kinoconsider mo yung business is nag-cash basis of accounting. Paano ba yung talaga naging movement ng cash? Pero, isasantabi natin yung cash basis of accounting, parang yun lang yung concept. What else? Yan. Ito na yung direct method at indirect method. Yan. Kapag, ano ba to? Cash effects of balance sheet account changes. So kapag meron tayong decrease in asset, lalo kapag naka-comparative financial statement, meron tayong cash inflow, no? Bakit? Kung i-justify natin kung bakit. Wait lang. Nalagay yung mouse ko. Kung i-justify natin kung bakit, mapapansin nyo kasi na kapag tumaas yung ating AR, normally tumaas yung income natin. Na hindi naman natin nare-receive as cash. So, kung tumaas yung ating AR, na wala tayong na-receive na cash, wala naman talaga tayong na-receive na cash. So, it is a cash outflow. I mean, a cash outflow mo. Parang deduction siya sa net income. Hindi to ba yun? Ayan. Ay, ito ay direct. Ito ay... Ito, indirect to. So, may daanan natin. So, paano maintindihan natin to? So, on my part, ang ginagawa ko, doon ako tumitingin sa liab. Bakit? Kasi, sa liability side, pag nag-decrease, outflow siya. Kapag nag-increase yung liability mo, inflow siya. Parang in, ito ay out or decrease in cash, tapos decrease in liab. Tapos, saka ko na lang iisipin na ay asset ito. So, kabaliktaran kung ano yung concept ng liab. So, ganun ko lang siya inintindi. As to reasoning, ang hirap niyang i-explain kung hindi natin babalikan ng accrual, lalo hindi natin ipipresent yung indirect method. So, ganito muna. Ay, hindi ko alam bakit ito naging ganyang gray. Operating activities, as to the direct method, ang pinagkaiba lang kasi ng direct at indirect, yung direct, direct to the point. Magkano ba yung cash collection sa sales? Magkano ba yung cash collection from purchase returns ba yun, magkano yung binayad natin sa utang natin kay clients, kay suppliers pala, magkano ba yung binayaran natin ng taxes, so as is, kung ano ba yung value niya, as to the operation, paano yung naging movement ng cash, ganyan siya. Sa indirect method naman, nagsisimula ka sa net income, tapos i-add back mo yung depreciation. Kasi among the expenses, parang depreciation lang, yung normal na statement, depreciation lamang yung expenses na walang kaakibat na cash movement. As to bad debt expenses kasi, yung bad debt expense, nagre-reflect na siya sa changes in current asset. So, mamaya dadaanan natin yun. Pero, tandaan nyo, kapag indirect, pagbabanggain nyo muna, net profit, i-add back nyo yung depreciation expense. Ibig sabihin ng i-add back is yung item na yun, na-deduct mo na dati. Naging depreciation expense na. So, under indirect, ibabalik mo siya. Parang walang nangyari. Parang wala ka ni record na depreciation. So, yan. Kapag indirect method, ang adjustment mo sa iyong operating income is i-add mo yung depreciation, tapos yan na. So, mapapansin nyo, gain on sale on equipment, so bihira naman yung gamitin. Doon tayo sa
movement ng current asset and current liab. Kapag liability, alin ba dyan ang liability? Taxes payable. So, kapag nag-decrease ang tax payable mo, decrease ang iyong cash. So, tapos ka na. Alam mo na ang liability. Ang gagawin mo naman, pumunta ka sa asset. So, dahil ang liabilities kabaliktaran ng asset, kung increase ang asset, decrease ang iyong cash. So, yun yung logic. Tandaan nyo na lang, yung liab ay katumbas kung ano ba yung movement sa cash flow. Okay? Sa investing, halos parehas lang din. Pero kapag investing activities kasi sa direct method, magkano lang yung nabayaran mo? Kung iyong biniling equipment is 40,000, ang binayaran mo lang is 30,000. So, 30,000 lang under ng direct. Pero kung indirect, yung buong 40,000 papasok sa investing. Financing, parehas lang sila ng direct at indirect. Andyan yung ipapasok mo yung non-current liab, yung inutang mo, yan, borrowings, nagbayad ka ng loan. Kapag nagbayad ka ng loan, babawas yung cash mo. Kapag umutang, katataas yung cash mo. Okay, ito na. Kapag direct method, so alam na natin yan, direkta, ano ba yung talaga naging movement ng cash. So kung susundan nyo yung mga example natin at tayo ay naka-direct method, tingnan nyo bawat journal entry. Alin ba dun yung meron lang cash movement? Yun yung ipapasok nyo sa direct method. So, tapos tayo dyan. Sa income method, dito medyo mataluti. Pero ito yung preferred ng mga company. At pati yung sa audit, kasi nga yung capital, yung current asset, current liab, nandyan na. And then, yan, nagsisimula sa profit. Yung profit, no, naka-accrual basis yan. Naka-accrual yan, no? Bakit natin nasabi na naka-accrual? Kasi nagre-record ng depreciation expense si company. Tapos, meron siyang accounts payable. Meron pa siyang accounts receivable. Where in fact, kung nagbenta na siya at naka-receive siya ng, nakabenta siya ng ballpen noong December 1, tapos, nagbayad lang nung December 4. So, ang record mo ng account receivable dapat ay December 1. Kasi nagawa mo na yung business. Kasi, accrual basis din yon. So, dito, parang, para maging cash basis siya, magkano ba talaga yung cash na nagamit sa operation or yung na-produce ng operation? Ia-add back mo or i-deduct mo kung i-add man o deduction sa net income na accrual, lahat ng movement sa working capital mo na wala naman or meron na movement ng cash. Nawala naman pala talaga, sorry. Naantok lang. Nawala naman talaga movement ng cash. So, dahil pahuli na naman, pwede naman natin siyang isa-isahin. Okay. Si profit, again, galing siya sa accrual. O, dito, nakita nyo, tama na nakagitna na siya. Si profit, 170,000. Again, automatic, kung meron kang depreciation expense, it's mandatory. I-add back mo. So, makikita mo siya ay nasa part ng addition. Okay, yan. Sabi naman kapag cash flow, tapos may tungkol sa current liab, kapag nag-decrease ang liab, magdi-decrease din ang cash. So, nasa nang decrease in liab, wala. So, kung increase in liab, magiging add siya. So, makikita mo, accounts payable increase, sales, interest, yan. Unearned revenue, liability din yan, in-add siya. And then, kung ang increase in liab is increase in cash, so,
an increase in asset is a decrease in cash. So, makikita nyo dyan, nako, niyan nakales. Baka isipin nyo, kapag asset ay ilales yan. Kapag liability, i-add yan. No, hindi yan. Depende kung anong increase, decrease. Reason. As to the depreciation, wala naman talaga tayong disbursement na depreciation expense. So, ang cash flow ng operation na ang naging end result is 170,000, ia-add back natin ang 45 tsaka 10. Okay? And then sa accounts payable, so isipin natin, kaya tayo nagkaroon ng accounts payable is dumating na sa atin yung goods or yung raw materials pero hindi pa tayo nagbabayad. So accounts payable siya. Nakita niyo sa transaction, merong movement ng parang yung magiging expense. I mean, may movement sa financial statement, let's say as to prepaid expense, automatically expense siya, or cost of goods sold, cost of ano pala, materials palang raw mat. Yung transaction na yun, walang involved na cash. Iyang ginawa ng payable, pinababa niya yung value ng cash. Where in fact, dapat wala siyang binabang value. So, ano ba yung ikinababa niya? Para kasing naging, parang yun yung pinanggalingan ng expense. Halimbawa ay, ano ba ba? Meralco, pero yun ay utilities payable. Nag-declare ka na agad na meron kang utility payables na babayarin. Tapos, nag-declare ka ng utilities expense. Where in fact, under ng cash flow, wala ka namang nilabas na pera pa. Utility payable pa lang siya. So, yung paggawa mo sa income, sa profit na ibinawas mo yung utility expense, ia-add back mo siya under this cash flow. Okay? As to salaries payable, nag-record ka na ng salaries expense, napababa mo na yung net profit, pero under again ng cash flow from operating, ibabalik mo siya para makuha mo yung total cash na pinovide ng operating activities. So as with interest payable, no, unearned revenue, yan yung binayaran na tayo. Tama, ano? Pero hindi pa natin nare-render, unearned. Oo, pinayaran na tayo. So, 102,000. Wait lang, unearned revenue. Oo, sa unearned revenue, ang differentiate. Ang pinagkaiba niya sa expenses dito sa tatlong payable is lahat ito is expenses. Ang unearned revenue is income siya. Okay? So, dahil meron ng pumasok na cash sa atin, although wala pa naman talagang revenue under ng cash basis of accounting, kapag na-receive natin yung cash, magagawa na tayo ng revenue, ay hindi tayo nag-record ng revenue. Kasi nga, naka-accrual naman talaga tayo. So, magdadagdag tayo ng 102,000 as to the aspect of revenue ng net profit. No? Yung discussion na yon is para lang dito sa operating activities. Again, itong tatlo, payable, kaya siya dinadagdag is nag-a-add back tayo ng expenses na walang movement ng cash. Tapos dito sa unearned revenue is nagdadagdag tayo kasi increase siya, nagdadagdag tayo ng income kasi binayaran na tayo. May dumating na na-cash sa atin, kaya natin siya ia-add back. Pero wala tayong ni-record na revenue sa taas, kaya siya addition. Less accounts receivable. So, dito tayo sa asset side.
So, nagkataon lang na puro assets yan. Bakit yung increase ng AR babawasan natin? Kasi, ang kaakibat ng AR is revenue. Kumbaga, yung profit, nandyan yung 135,000 na revenue. So, kung nagdagdag tayo ng revenue na 135,000, pero wala pang perang dumarating kasi accounts receivable. Nung tumaas yung account receivable na wala namang perang dumadating, babawasan natin siya. Kasi wala pang pera eh. So, babawasan natin. Sa increase in supplies, so, sa supplies, let's say, bumili ng supplies under ng cash basis. So, may movement ng cash, nabawasan yung cash mo, pero tumaas yung supplies mo. So, di ba kapag ganun, dapat expense na ang iyong supplies kung nasa cash basis tayo. Ngayon, yung increase ng supplies na yon, since ikinabawas siya ng cash, ia-add back natin siya. Kasi, balik tayo. Dahil siya ay supplies, okay? Nagkaroon ng cash outflow. Kasi binili natin in cash yung supplies. Pero hindi tayo nag-record ng expense. So, yung increase in supplies na yan is for recording an expense na dapat ni-record natin kung cash basis. Same with prepaid rent, kasi lahat itong tatlo is prepayments. It reflects yung expenses na hindi natin ni-record kasi nga naka-accrual tayo sa profit. So, again, no, as a walkthrough, so generally, kapag operating expenses under indirect, tandaan mo na agad, kunin mo ang net profit. Under accrual basis, tandaan mo kung naka-accrual basis ka o hindi. Pangalawa, yung depreciation expense, i-add mo agad siya. Lahat ng depreciation expense mo. Pangatlo, isipin mo, ang kaakibat ng operating expense is current asset and current liab. And again, sabi ni ma'am, kung ano yung movement ng liab, siya rin movement ng cash flow. Kung may increase sa liab, meron din increase si cash flow, kaya nagiging add. And magiging kabaliktaran siya ng asset, yun yung pang-apat mong titingnan. Kung may asset, kung may increase, decrease. Okay? As to the reasoning, balikan natin ng konti. Itong mga payables pertaining to expenses, tumaas yung payables natin pero nag-record tayo na expense. Kaya yung ni-record natin na expense, ia-add back natin. Kasi wala pa naman tayong binayaran eh, di ba? Nag-record lang tayo magkano ba yung babayaran natin under accrual basis. Itong unearned revenues, dumating na yung cash, pero hindi pa tayo nag-record ng revenue. So, nagdagdag tayo ng revenue. As to the increase in AR, nag-record tayo ng income, pero wala pa sa atin yung cash. Kaya babawas natin siya. As to the increase in prepayments, yung supplies, prepaid rent, prepaid insurance, nag-record na tayo ng decrease in cash. Pero, hindi nag-reflect siya sa expense. No? Kasi diba kapag cash basis, kapag nagbayad ka, automatic expense na yon. So, kapag may increase in asset, automatically deduct mo siya. So, ulitin ko, at yung total pala is yung 176,250. Ang movement, itong simula dito sa accounts payable pababa, yan yung tinatawag na movement changes in working capital. Okay, again, ito kasi nakakalito sa indirect method, lalo't kung ngayon nyo lang nakita. Ang direct method, madali lang kung ano yung movement mo every day. No, itino-total-total lang payment to employees, halimbawa tig 21,000 per kinsanas katapusan sa 42,000. Okay, ulit for tawag dito, 4 points for
operating activities under indirect method. First, you get the profit. You add back the depreciation expense. You increase your cash if there is an increase in current liab. Hence, if there is an increase in asset, you decrease the cash. Yun. So, yan yan. And then the rest, kapag investing activities, kung magkano in-acquire yung base, yung vehicle, yan, equipment. Okay, accounting errors, meron tayong error of principle, mali yung nagamit na principle, mali yung interpretation ng facts, mali yung estimate, mali din yung pagkakalculate based sa principle. So, usually, ang reason niyan is insufficient yung accounting knowledge. Okay, halimbawa, may expense ka nung January 2021, pero ni-record mo siya nung December 2020. So, error siya sa principle na ginamit mo. Kasi, nag-violate siya ng relevant, yung timeliness. Yan. Clerical error, normally, is sa computation to. So, minsan, yung journal entry mo, nakakalimutan mo yung isang zero, kaya yung 10,000, kapag ni-record mo, nagiging 1,000. So, normally, clerical errors yan. Oops, sa input errors pala yun. Under siya ng clerical error. Marami palang klase ang clerical error. Dalawa lang klase as to, I mean, sa error. Error in principle, yung theory na ginamit. Clerical error, yung execution ng theory is mali. So, yung computation, arithmetic, tapos yung input error, mali yung in-encode. Omission, may nakalimutang i-record, no? Minsan ganun naman talaga. Misplacement, nagkaroon ka ng entry pero mali yung account na nagamit mo. So, that ends financial statements. So, 1 hour naman to.